Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 546, Selyadong Bagay. Kakaiba, bakit nagtatagal ang divine power ng Dragon Vein ngayon? Nakalimutan na ni Xingju ang konsepto ng oras habang nililinang niya ang walang tigil. Gayunpaman, nang ang enerhiya sa kanyang katawan ay umabot sa limitasyon nito at hindi na niya maabsorb ang enerhiya ng banal na bato, alam ni Xingju na hindi bababa sa 1 hanggang 4 na oras ang lumipas. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, ang banal na kapangyarihan ng Dragon Vein ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng panghihina. Sa halip, lumakas ito. Ang divine power ng Dragon Vein na lumitaw mula sa mga siksik na ron sa paligid ay naging mas siksik at mas maliwanag. Hindi, may kakaiba sa Dragon Vein na ito. Sa paglipas ng panahon, ang divine power ng Dragon Vein ay lumitaw sa sarili nitong. Lumipas ang 10 oras, ngunit hindi nakatulog si Xingju ng gabing iyon dahil lumalakas ang tunog sa kanyang mga tainga dahil sa paglitaw ng divine power. Bukod dito, si Xingju ay napuno ng pagkabalisa habang nakatingin sa mga ron na hindi na kumikislap. Sa halip, sila ay patuloy na kumikinang at nagiging mas malakas. Bagamat matagal nang wala si Xingju sa Dragon Vein at 2 beses pa lang niyang nakatagpo ang divine power ng Dragon Vein, naramdaman ni Xingju na ang divine power ng Dragon Vein ay umabot na sa abnormal na antas. Ang mga nakapaligid na antang-antang ay lumitaw kahit na estranghero sa ilalim ng matinding liwanag. Hindi na sila mukhang nagpapadala lang ng enerhiya. Sa halip, gumagamit sila ng enerhiya upang apihin ang mga antang-antang. Parang sinusubukan nilang basagin ang mga antang-antang. Maaring ang Dragon Vein ay isang anyo ng buhay. Baka ito ay natatakan dito. Sa sandaling ito, si Xingju ay sabik na tumatakbo pabalik-balik sa malawak na bulwagan. Siya ay patuloy na naguhula. Batay sa kanyang karanasan, tiyak na hindi magiging mapayapang gabi ang gabing ito. Malamang na may kakaibang mangyayari dito. Walang nakakita sa Dragon Vein dati, kahit na ang emperador. Habang ang mga makasaysayang libro ay nawasak sa digmaan, walang nakakaalam ng partikular na paggamit ng Dragon Vein. Ito ay sinasamba lamang bilang isang banal na bagay, at ang ganitong uri ng pagsamba ay espiritual na pagpipitagan lamang. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Vein ay maaaring magpakita ng kanyang banal na kapangyarihan 1 beses bawat daang taon. Gayunpaman, kung susuriin ito pabalik, ang banal na kapangyarihan ay tiyak na hindi nilikha ng palasyong ito. Kung hindi, hindi ito paputol-putol. Nangangahulugan din ito na may iba pa sa malawak na palasyong ito. Sa pagtingin sa mga kakaibang ron sa paligid ng bulwagan, naramdaman ni Xingju na ang tinatawag na Dragon Vein ay malamang na isang makapangyarihang anyo ng buhay na tinatakan dito ng mga ninuno ng dinastiya. Masama ito. Ang banal na kapangyarihan ay kakaiba. Nangangahulugan ito na ang Dragon Vein ay napakalakas. Kung ito talaga ang Dragon Vein, sigurado bang hindi ako mamamatay? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Xingju ang pagpawisan ng malamig. Ngayon ay hindi na niya makontak ang Emperor, at sa hating gabi, ang Emperor at ang mga katulong ng palasyo ay hindi kailanman magkukusa na makita siya. Nangangahulugan nito na si Xingju ay maaari lamang maghintay dito para sa mga pagbabago sa Dragon Vein. Wala siyang magawa kundi panuuri ng pagkabasag nito ng selyo. Pweng. Sa sandaling ito, nasinamahan ng isang nakakatalim na tunog, isang kislap lamang ang nakita ni Xingju sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay binalot siya ng isang nakasisilaw na gintong liwanag. Napakalakas na ng liwanag na ibinubuga ng anteng-anteng. Boom, 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 boom. Di nagtagal, may mga panginginig mula sa ilalim ng mga paa ni Xingju. Lalong lumakas ang mga panginginig. Bukod dito, hindi lang ito nasa ilalim ng kanyang mga paa. Sa halip, ang buong palasyo ay nanginginig ng gusto. Sa ilalim ng pagyanig, nagulat si Xingju nang matuklasan na ang anteng-anteng ay talagang nagbabago. Ito ay talagang lumulutang mula sa mga dingding. Bagamat napakabagal, talagang lumulang ito. Talagang mahuhulog sila sa mga dingding ng palasyo. Nako, parang kakaiba talaga ang Dragon Vein. Baka may demonyong nilalang na nakatatak dito. At naging tahimik sa loob ng 1 buong buwan upang makaipon ng kapangyarihan. Baka gusto nitong sirain ang selyo ngayong gabi. Sa pagtingin sa lahat ng nasa harapan niya, mas natitiyak ni Xingju na ito ay talagang isang selyadong lugar. Ang tinatawag na Dragon Vein ay isang selyadong bagay lamang. Naramdaman pa niya na ang Dragon Vein Divine Power ay isa lamang misteryosong kapangyarihan na ang selyadong bagay ay tumagas sa pagtatangkang basagin ng selyo. Kung ganoon, lilito ba ang nilalang na nabuklod sa loob ng 1,000,000 taon? Isang nilalang na kayang mabuhay ng 1,000,000 taon sa mundong ito. Gaano ito kakilakilabot? Hindi, dapat kong itigil ito. Kung hindi, ang Starfall Dynasty ay maaaring nasa malalim na gulo. Matapos kumpirmahin ang lahat, naramdaman ni Xingju na hindi niya dapat pahintulutan ang selyadong bagay na matagumpay na makalaya. Kung hindi, hindi lamang siya mawalan ng swerte, ngunit ang buong kontinente ng Shira ay mawalan din ng swerte. Ito ay dahil ang isang nilalang na nabuklod sa 1,000,000 taon ay tiyak na hindi isang mabait na nilalang. Hindi bababasa, ito ay hindi isang bagay na maaari niyang harapin. Sa pag-iisip nito, nagsimulang maghanap ng mabuti si Xingju. Gusto niyang humanap ng paraan para palakasin ang selyo sa malawak na palasyong ito. Gayunpaman, nakakabulag ang malakas na liwanag at nakaharang ito sa paningin ni Xingju. Lalo siyang nahirapan sa paghahanap.
Bang, 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 bang. Biglang umalangongaw sa palasyo ang hindi mabilang na mga pagsabog na parang kulog. Sa sandaling iyon, malinaw na nakikita ni Xing Jun na ang anteng-anteng na tila may pisikal na katawan ay sumasabog mula sa mga dingding. Bukod dito, sa bawat oras na sila ay hindi nakakonekta sa mga dingding, ang anteng-anteng sa kanilang mga katawan ay magbabago sa isang sinag ng liwanag at humahalo sa hangin, nawawala ng walang bakas. Ang mga tunog ng pagsabog ay umalangongaw ng walang katapusan, at ang mga anteng-anteng ay patuloy na nahuhulog. Nang huminto ang mga tunog, ang siksikan ng mga anteng-anteng sa bulwagan ay ganap na nawala. Bukod dito, ang bulwagan na orihinal na napuno ng nakasisilaw na liwanag ay hindi man lang makakita ng kahit isang hibla ng liwanag. Ito ay naging kadiliman. Buksan. Kasunod ng mahinang sigaw, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa dilim. Ito ay isang magaan na anteng-anteng, at ang summoner ng magaan na anteng-anteng ay natural na si Xing Ju, na nasa palasyo. Kakaiba, anong nangyari? Kahit na ipinatawag niya ang liwanag na anteng-anteng, si Xing Ju ay nabigla ng matuklasan na sa ilalim ng liwanag na anteng-anteng, wala pa rin siyang nakikita maliban sa kanyang sarili. Ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ay wala ring maramdaman. Madilim pa rin ang paligid niya. Maging ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay napakaitim. Sa sandaling iyon, para siyang nasa kawalan. Hahaha, na-unsealed na ako. Na-unsealed na rin ako sa wakas. Pagkatapos magtago dito ng 10,000 taon at matulog ng napakatagal na panahon, talagang tinatakan na ako ng walang tao. Gayunpaman, ito ay isang mapanglo na lugar, isang malayong sulok ng mundo. Paano ako matatakan ng sinuman? Noon, pinili kong pumunta dito para makaalis ako ng matagumpay pagkagising ko. Parang lahat ay naaayon sa plano ko. Henya talaga ako, hahaha. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ni Xing Ju ay lubhang nagbago. Laking gulat niya nang matuklasan na sa kaibuturan ng walang laman na ito, may nagbubulungan na boses. Bata pa ang boses na parang bata, ngunit labis nitong ikinabahali si Xing Ju. Ito ay dahil ang kanyang mga salita ay malinaw na ipinaalam kay Xing Ju ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kasamang may boses na parang bata ay ang ugat ng dragon na nakatatak dito. Tumakas. Sa sandaling iyon, ang tanging nasa isip ni Xing Ju ay ang pagtakas. Sa kabutihang palad, nasa kanya ang Soul Devouring Order na maaaring itago ang lahat ng kanyang aura. Bukod dito, ang kasamang natatakan ay tila napakalayo at walang balak na lumapit. Bagamat ipinatawag niya ang magaan na anteng-anteng, malinaw na hindi siya natuklasan ng taong nakatatak. Sa pag-iisip nito, hindi nagatubili si Xing Ju. Ginamit niya ang magaan na anteng-anteng upang manguna at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon ng boses. Ang bulwagan ay napakalawak, at pagkatapos na mawala ang anteng-anteng, ito ay tila mas nakakatakot. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Xing Ju, mahirap pa rin para sa kanya na maabot ang dulo. Nangangahulugan ito na ang bulwagan ay ganap na nagbago, at maging ang lugar nito ay ilang beses na mas malaki kaysa dati. Boom, boom, boom. Gayunpaman, habang iniisip ni Xing Ju na tumakas mula sa selyadong bagay, ang kawalan ay nagsimulang manginig ng marahas, na parang may malakas na puwersa na umaatake sa lugar na ito. Nagdulot ito ng pagkagulat kay Xing Ju. Nakapikit man siya ay mahuhulaan niya kung sino ang naging sanhi ng panginginig na ito. Ito ay dapat na ang kapwa na tinatakan. Sa makatuwid, sa sandaling iyon, hindi tumigil si Xing Ju at nagpatuloy sa pagtakbo pasulong ng buong lakas. Kalokohan, dobleng selyo talaga. Sino lang ang nagselyo sa akin dito? Baka may ganyang expert dito. Gaya ng nahulaan ni Xing Ju, umuungal muli ang boses ng bata sa kailaliman ng bulwagan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng galit at kawalang paniwala. Mata ng formation, hahaha, nahanap na kita. Tulad ng inaasahan, masyadong mahina ang mga tao dito. Ang mga mortal ay magiging mga mortal pagkatapos ng lahat. Nakita ko ang mga misteryo ng selyong ito sa isang sulyap. Kapag nasira ko na itong formation ay, tingnan natin kung sino pa ang makakatrap sa akin. Gayunpaman, hindi nagtagal, narinig muli ang excited na boses ng bata. Sa sandaling iyon, huminto na sa pagtakbo si Xing Ju dahil bigla niyang naramdaman na gaano man kalayo ang kanyang pagtakbo, tila napakalakas ng boses ng selyadong bagay. Sa madaling salita, ang pagsisikap ni Xing Ju na tumakbo ng napakatagal ay maaaring walang saysay. Siya ay tumatakbo lamang sa parehong lugar at hindi gumagalaw. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi nasaraan ng loob si Xing Ju dahil dito. Sa halip, narinig niya ang maraming pahiwatig mula sa pag-ungol ng selyadong bagay. Ang walang laman na espasyong ito ay ang pangalawang selyo. Bukod dito, ang mata ng formation ng pangalawang selyo ay natagpuan na ng selyadong bagay. Hanggat nawasak niya ang mata ng formation, natural na matatanggal ang selyo. Ito ay isang common sense. Kaya naman, nagtago lang si Xing Ju sa isang sulok at pinagmasdan ang sitwasyon. Kung may anumang panganib kapag natanggal ang selyo, magtatago siya sa Soul Devouring Token. Hindi lang siya matutuklasan ng selyadong bagay, maiiwasan din niya ang pag-atake ng forma sayon. Saan sa tingin mo pupunta? Whoosh! Gayunpaman, nang makapagdesisyon na si Xing Ju, nagulat siya nang matuklasan niya na ang dagandong ng selyadong bagay ay biglang nagmula sa kanyang likuran.
Bukod dito, sa paghusga sa boses, papalapit talaga ito sa kanya sa napakabilis na bilis. Walang kamalay-malay na ibinaling ni Xingju ang kanyang ulo upang tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang isang bola ng liwanag na lumilipad patungo sa kanya. Napakabilis nito kaya bago pa makaiwas si Xingju ay bumangga ito sa noo ni Xingju. Puff! Ah! Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay nang tumama ang bola ng liwanag sa kanyang noo, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang utak. Nang mawala ang sakit, nagulat si Xingju nang makitang ang bola ng liwanag ay talagang sumama sa kanyang utak. Diyos ng Digmaan Azura! Kabanata 547, ang One Fusil Array. Ang 10,000 talisman silang formation. Ito kaya ang mata ng formation. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ni Xingju na ang bola ng liwanag na sumanib sa kanyang utak ay talagang isang anteng-anteng. Ang mga salitang 10,000 talisman silang formation ay inukit sa anteng-anteng. Sa paligid ng anteng-anteng ay hindi mabilang na maliliit na katawan ng liwanag. Gayunpaman, masasabi ni Xingju na sila ay mga anteng-anteng, at ang kanilang anyo ay lubos na katulad ng mga anteng-anteng sa mga dingding ng bulwagan. Nahanap kita. Sa sandaling ito, ang boses ng silyadong bagay ay biglang tumunog mula sa malapit. Matapos marinig ang boses na ito, mabilis na bumalik sa kamalayan si Xingju. Noon lamang niya natuklasan sa kanyang pagkamangha na may isang dambuhalang katawan ng liwanag na kasing laki ng isang palasyo ang lumulutang sa kanyang harapan. Ang katawan ng liwanag ay berde, makinis, at malambot. Para itong dambuhalang buto ng dandelion na lumulutang sa madilim na kawalan. Ang kakanyahan ng lahat ng espiritu. Sa pagtingin sa malaking bagay sa harap niya, nagliwanag ang mga mata ni Xingju. Masasabi niya sa isang sulyap na ito ang essence of all spirits. Gaano kahalaga ang essence of all spirits? Kahit na ang soul exalts ay kailangang aminin na ang essence of all spirits ay mahalaga. Ito ay isang pag-iral na itinuturing na isang kayamanan sa kabilang mundo. Ito ay isang kayamanan na maaaring magbago sa soul eater share sa isang mataas na uri ng espiritual na sandata sa pamamagitan lamang ng isang maliit na piraso. Sa sandaling ito, mayroon talagang isang malaking palasyo na kasing laki ng essence of all spirits sa harap ni Xingju. Paanong hindi masasabik si Xingju? Hoy, bakit may bata? Baka ikaw ang mata ng formation. Maaari talaga itong mag-transform. Parang minaliit ko talaga ang husay ng master mo. Pero ano? Hindi ka pa rin makakatakas sa palad ko, di ba? Ngunit isang bagay na hindi inaasahan ni Xingju Yi ang nangyari sa sandaling ito. Sa loob ng napakalaking 10,000 spirits essence, maririnig ang boses ng isang bata. Itong 10,000 spirits essence ba talaga ang item na nisalit? Ang essence of all spirits na ito ay talagang nakakapagsalita. Hindi kaya naging espiritu na ito. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, hindi mapigilan ni Xingju ang pag-iisip. Munting mata ng porma sayon, panoorin kung paano kita sirain. Buzz. Ngunit sa sandaling ito, nangyari ang bagay na pinakakinatatakutan ni Xingju. Ang All Spirits Essence ay biglang naglabas ng isang malakas na katawan ng enerhiya patungo kay Xingju. Ang kapangyarihan ay sobrang nakakatakot na sapat na para patayin si Xingju sa isang suntok. Bukod dito, napakabilis nito kaya't walang oras si Xingju para iwasan ito. Wow! Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, muling nakaramdam si Xingju ng matinding sakit sa kanyang ulo. Kasabay nito, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanyang noo, na humaharang sa pag-atake mula sa 10,000 Spirit Essence. Swish! 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 Pagkatapos, hindi mabilang na mga ron ang naglink at bumaril mula sa kanyang noo na parang isang kadena. Sa huli, mahigpit nilang iginapos ang napakalaking All Spirit Essence, at sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng All Spirit Essence ay tila lubhang pinigilan. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay ang paglabas ng mga ron mula sa kanyang katawan, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay mabilis na nababawasan. Bukod dito, naramdaman ni Xingju na ang dahilan ng pagbaba ng kanyang kaluluwa ay dahil sa mga ron ng 10,000 ron silang formation. Ah! Kalokohan, na-unseal ko na. Paano pa ito magkakaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan? Matataka na naman ba ako? Nang makitang mahigpit siyang nakagapos ng mga kadena na gawa sa hindi mabilang na rune, ang All Spirits Essence ay nagsimulang tumunog na takot na takot. Nagsimula itong lumaban ng buong lakas, at gusto pang tumakas. Gayunpaman, sa ilalim ng pagbubuklad ng mga runic chain, wala na ang malakas na aura nito noon. Bagamat napakalaki pa nito, unti-unti itong nawalan ng lakas para lumaban. Plop! Pagkatapos ng isang oras na pagsesil, ang napakalaking All Spirits Essence ay ganap na binalot ng mga rune. Gayunpaman, si Xingju ay napaupo din ng walang lakas sa lupa dahil sa labis na pagkonsumo ng kanyang kaluluwa. Anong kakaibang rune? Talagang maaari nitong i-seal ang sarili nito at ubusin ang kapangyarihan ng aking kaluluwa. Pinunasan ni Xingju ang pawis sa kanyang noo at pinasok ang isang upper grade pill sa kanyang bibig. Bagaman siya ay medyo nalilito, isang pagpapala na makontrol ang taong ito na nagbabanta sa kanyang buhay. Wow! Nakakapagsalita ka nga at nakakakain ka pa ng tableta. Naging espiritu na ang formation core mo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang labis na nagulat na boses ang nagmula sa All Spirits Essence. Nakakapagsalita talaga ang lalaking ito. Kalokohan, ikaw ang naging espiritu.
Nang makita iyon, inilibot ni Xingju ang kanyang mga mata. Ang malaking nilalang sa kanyang harapan, ang medyo cute na lalaki na may boses ng isang batang lalaki, ay muntik na siyang patayin noon. Si Xingju ay labis na nagdamdam dito. Ham, di ba ikaw ang Formation Core? Saka paano mo ako tatatakan? Isang nalilitong boses ang nagmula sa All Spirits Essence. Itatanong ko sana sa iyo ang parehong tanong. Ano ka ba at bakit ka nakatatak dito? Malungkot na sagot ni Xingju. Oh, ang lakas ng loob mong tanungin ako at titigan ako. Kung hindi ka Formation Core na naging spirit, then isa ka lang munting bata na hindi pa nakakaranas ng mundo. Anong karapatan mong magsalita sa akin? Bata, hindi ka bagay na kausapin ako. Bilisin mo at tawagan mo ang mga magulang mo. May pag-uusapan ako sa kanila. Isang mapanghamak na boses ang nagmula sa All Spirits Essence. Ilang libong taon ka lang nabuhay. Ano ang silbi? Matagal ka pa rin natatakan dito. Si Xingju ay likas na hindi nasisiyahan na minamaliit ng gayong tao. Kaya, siya ay gumanti ng walang anumang bahid ng kagandahang asal. Puff, puff, puff. Anong alam mo? Nakatulog ako. Naiintindihan mo ba? Tinatakan nila ako habang tulog ako. Kung hindi, sino ang makakapagsil sa akin? Kahit na ang Weapon Condensation Ancestor ay walang magawa sa akin. Paano mo ako natatakan ng mga mortal? Ito ay isang biro lamang. Sobrang nakakatawa. Emph. At saka, hayaan mo akong itama ka. Hindi naman sa ilang libong taon na akong nabuhay. 10,000 taon na akong natutulog dito. Kung pag-uusapan ko kung ilang taon na ako, natatakot ako sa iyo. Matakot ako sa kamatayan. Gayunpaman, ang hindi nakapagsalita kay Xingju ay hindi lamang ang All Spirits Essence ay parang bata, ngunit mayroon din itong isip ng isang bata. Itinama talaga nito ang edad ni Xingju. Ang isang tao na nabuhay ng 10,000 taon ay talagang may ganoong pag-iisip. Hindi maiwasan ni Xingju na pagdudahan ang katalinuhan nito. Kaya ikaw ay isang malaking shot. E di sabihin mo sa akin, bakit ka pumunta dito? Sino ang Weapon Condensation Ancestor? Baka hinahabol ka niya dito. Bagamat ang 10,000 Spirit Essence ay mukhang hindi masyadong matalino, si Xingju ay hindi nang ahas na maliitin ang halaga ng 10,000 Spirit Essence. Ito ay dahil ang Weapon Condensation Ancestor na binanggit nito ay tila isang pambihirang tao. Gusto mo akong lokohin? Hindi pwede. Walang sino man sa mundong ito ang makakakuha sa akin. Walang makakaintindi sa mga sikreto ko. Bata ka lang at gusto mo akong intindihin. Nananaginip ka, ayaw mo bang tawagan ang mga matatanda mo, di ba? Sige, ituloy ko na ang pagtulog ko. Pagkagising ko, patay ka na. Kapag dumating ang oras na iyon, sisirain ko ang selyo. Tingnan natin. Sino ang makakapigil sa akin? Gayunpaman, ang dahilan kung bakit walang magawa si Xingju ay ang taong ito ay hindi kasing tangagaya ng naisip niya. Sa halip, siya ay lubos na mapagbantay. Hoy, kakagising mo lang, tulog ka pa. Hindi ka ba natatakot matulog ng kalokohan? Magkwentuhan muna tayo saglit. Actually, pareho tayong nakulong dito. Dapat nating pag-usapan kung paano makalabas. Nang makitang matutulog na ang lalaking ito, nagmamadaling sinubukan ni Xingju na pigilan siya. Ang taong ito ay natutulog sa loob ng 10,000 taon. Gaano karaming mga bagay ang nangyari sa 10,000 taon na ito? Ilang tao ang namatay? Matapos ang 10,000 taon, hindi man lang alam ni Xingju kung narito pa siya sa mundong ito. Kung talagang hahayaan niyang matulog ang taong ito, hindi malalaman ni Xingju ang anuman. Hoy! 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 Gayunpaman, ang labis na nawala ng magawa kay Xingju ay ang taong ito ay parang baboy lang. Nung sinabi niyang matutulog na siya, nakatulog siya. Pagkatapos makatulog, hindi na talaga siya magising. Sa pagkakataong ito, si Xingju ay ganap na natulala. Bagamat ang taong ito na nagbanta sa kanyang buhay ay nabuklad, ito ay isang walang hangganang espasyo. Dahil nandito si Xingju, hindi niya alam kung magagamit ng Emperor ang susi para buksan ang lugar na ito at iligtas siya. Kung kaya niya, ayos lang. Kung hindi, magiging miserable si Xingju. Sa kanyang kasalukuyang katawan, sa Shire Continent na ito, hindi banggitin ang anumang bagay, sa pamamagitan lamang ng hindi pagkain o pag-inom sa loob ng 10 araw o kalahating buwan, si Xingju ay mamamatay sa gutom at mamamatay sa uhaw. Buntong hininga, anong malas? Ang taong ito ay natutulog sa loob ng 10,000 taon. Bakit siya nagising nang dumating ako? Sa harap ng sitwasyong ito, si Xingju ay bamantong hininga ng walang magawa at naghanda na ipasok ang kanyang kamalayan sa kanyang isipan. Nais niyang makakuha ng ilang mga pahiwatig mula sa anteng-anteng. Baka makatulong ito kay Xingju na makatakas sa lugar na ito. Buzz. Ang pakiramdam na ito, maaaring ito ay. Gayunpaman, nang malapit nang ipasok ni Xingju ang kanyang kamalayan sa kanyang isipan, bigla siyang nakakita ng kakaibang aura na bumabalut sa kanya. Ang aura na iyon ay talagang ang Dragon Vein Divine Power. Ang Dragon Vein Divine Power na ito ay napakayaman, higit pa sa naramdaman niya noong naglilinang siya dati. Bukod dito, ang mayamang Divine Power na ito ay talagang nagmula sa katawan ng malaking nilalang na nasa harapan niya, ang katawan ng 10,000 Spirits Essence. Hindi kaya kapag natutulog ang taong ito, hindi sinasadyang naglalabas ito ng kakaibang aura. Matapos maunawaan ang lahat ng nasa harap niya, lumiwanag ang mga mata ni Xingju at pumulupot ang mga sulok ng kanyang bibig. Bakas sa mukha niya ang saya at excitement.
Ang epekto ng tinatawag nitong Dragon Vein Divine Power, si Xingju ay nagkaroon ng malalim na pag-unawa dito. Ito ay isang accelerator sa panahon ng paglilinang. Kung ang 10,000 Spirits Essence na ito ay magpapatuloy sa pagtulog at maglalabas ng aura na ito, ito ay katumbas ng Xingju na gumagamit ng accelerator na ito upang linangin araw-araw. Kung ganoon nga ang kaso, ang bilis ng cultivation ni Xingju mula ngayon ay magiging masyadong nakakatakot. Sa tulong ng Soul Devouring Technique at ng accelerator, malamang na makakalusot siya sa intermediate level na War God level sa wala pang isang buwan. Kung ganoon nga ang kaso, hindi siya masyadong malayo sa advanced level War God level, marahil sa loob ng kalahating taon. Kahit na ang pag-iipon ng enerhiya ay isang aspeto lamang ng landas ng paglilinang, ang pag-unawa ay ang susi. Maraming mga tao ang hindi makalusot sa isang antas kahit na pagkatapos ng paglilinang sa loob ng 12-12 ng taon dahil ang kanilang pang-unawa ay hindi makasabay. Gayunpaman, iba si Xingju. Ang pang-unawa ni Xingju ay higit pa kaysa sa pangkaraniwang tao. Hanggat mabilis siyang makakaipon ng enerhiya, hindi magiging problema ang paglusot. Ito rin ang dahilan kung bakit kaya niyang linangin mula sa beginner level Battle Saint hanggang beginner level War God sa napakaikling panahon. Matapos matuklasan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, si Xingju ay ligaw sa tuwa. Dali-dali niyang itinapat sa kanyang isipan ang kanyang kamalayan at sinimulang pag-aralan ang anteng-anteng. Dahil ang kailangan niyang gawin ngayon ay umalis sa lugar na ito. Kung hindi, kahit na nakakuha siya ng ganoong kayamanan, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Xingju na tamasahin ito. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 548, Aalis ng Lungsod. Ito talaga ang silang formation ng Soul Devouring Clan ko, kaya pala na-activate ito ng Soul Force ko. Hindi kaya ito ang gawain ni Senior Hanming. 10,000 taon na ang nakalilipas, bagamat may pagkakaiba ng 1,000 taon, hindi ito imposible. Maraming taon na ang nakalilipas, nakilala ko si Senior Hanming sa sinaunang guho ng Mortal World. Sinabi niya na umaasa siyang makita akong muli balang araw. Ibig sabihin ay buhay pa si Senior Hanming. Ang mabuhay ng halos 10,000 taon, nangangahulugan ito na ang kanyang mga nagawa ay umabot na sa hindi maisip na antas. Ang pormasayon na ito ay napakalalim. Bagamat ito ay isang pormasayon ng aking Soul Devouring Clan, ang paraan na ginamit para iset up ito ay napakalalim. Makikita na si Senior Hanming ay nalampasan na ang antas ng War God noong iset up niya ang formation. Dapat ay narating na niya ang kaharian kung saan makokontrol niya ang kapangyarihan ng Azura. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, bakit sinabi ng Emperador na ang gayong makapangyarihang eksperto ay hindi kailanman lumitaw sa Starfall Empire? Maaring ang pagkawasak ng mga sinaunang talaan ay naging dahilan upang mabaligtad ang kasaysayan ng kontinente ng Azura. Ganun dapat ang kaso. Hey, Senior Hanming, mukhang tinulungan mo na naman ako. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagbabasa, hindi maiwasan ni Xingju na matuwa. Natuklasan niya na ang 10,000 Talisman Silong Formation ay talagang gawa ng Soul Devouring Clan. Higit pa rito, ang taong nag-set up ng formation at nagsilyado ng 10,000 Spiritual Essence dito ay dapat ang dating number 1 genius ng Soul Devouring Clan, Hanming. Sil. Sa pamamagitan ng anteng-anteng na sumanib sa kanyang isipan, ganap na nahawakan ni Xingju ang Silong Formation. Matapos mabawi ang kanyang Soul Force, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabilis na lumundag. Sa mahinang sigaw, ilang anteng-anteng muli ang bumaril mula sa kanyang noo. Ang mga anteng-anteng ay hindi kumonekta sa mga kadena ng anteng-anteng tulad ng dati. Sa halip, nagkalat sila mula sa kanyang noo na parang mga patak ng ulan. Pagkatapos nilang lumabas, lumundag sila sa lahat ng direksyon at nagsimulang maglabas ng kakaibang liwanag. Lalong lumiwanag ang liwanag. Sa huli, tinakpan pa nito ang linya ng paningin ni Xingju. Nang mawala ang liwanag, tuwang-tuwa si Xingju nang matuklasan na nakabalik na siya sa malawak na bulwagan mula noon. Ang pangunahing bulwagan ay hindi naiiba sa dati. Sa hindi kalayuan, nakikita pa rin ni Xingju ang kama at dessert table at upuan nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kama, mga mesa, at mga upuan ay nabaligtad sa lupa. Halata namang naapektuhan sila ng mga naunang pagyanig. Gayunpaman, ang higit na ikinatuwa ni Xingju ay ang napakalaking malapalasyong Myriad Spirit Essence ay nasa tabi pa rin niya. Malaki ang epekto ng Cultivation Accelerator na ito sa execution. Bukod dito, hindi banggitin ang mga espesyal na epekto nito, ang katotohanan lamang na ito ay ang kakanyahan ng 10,000 espiritu mismo ang ginawang hindi masusukat ang halaga nito. Mangulekta, isang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa hintuturo ni Xingju, at ang malaking Essence of All Spirits ay hinigop sa Soul Devouring Order ni Xingju. Bagamat ang 10,000 Spirits Essence ay isang buhay na nilalang, ito ay tinatakan ni Xingju. Sa makatuwid, kahit na mayroon itong sariling kamalayan, ang mga aksyon nito ay kontrolado ni Xingju. Sa makatuwid, ang Soul Devouring Order ay madaling kumuha ng mga taong tulad nito na tinatakan at pinigilan. Ang 10,000 Spirits Essence ay isang mahalagang bagay. Bakit dito lang ito tinatakan ni Senior Hanming at hindi kinuha? Sa mga pamamaraan ni Senior Hanming, imposibleng hindi siya mag-cultivate pagkatapos niyang matuklasan ang item na ito. Hindi kaya pagkatapos na maabot ang level na iyon, ang 10,000 Spirits Essence ay wala ng epekto sa cultivation. Ganyan dapat.
Noon, malamang na hindi maintindihan ni Senior Han Ming kung gaano kahalaga ang 10,000 Spirits Essence. Natuklasan lang niya ang kakaibang epekto nito. Nang magtagumpay siya, ginamit niya ang kanyang dakilang kapangyarihan para isil ang 10,000 Spirits Essence dito para sa kapakanan ng kanyang mga inapo. Sa paglipas ng panahon, ito ay itinuturing na isang banal na lupain ng Starfall Dynasty, at naging Dragon Vein. Pagkatapos ng mababaw na pagsusuri sa nangyari noon, biglang nakaramdam ng kaunting pagod si Xingju. Kaya naman inayos niya ang nakabaligtad na kama at nakatulog. Pagkagising, inilagay na ng mga kasambahay sa palasyo ang kanyang pang-araw-araw na pagkain sa mesa ni Xingju. Maliwanag, wala silang natuklasang mali sa Dragon Vein. Siyempre, sa ibabaw, kahit si Xingju ay walang nakikitang pagkakaiba, lalo pa ang isang katulong sa palasyo. Pagkatapos kumain, pumasok si Xingju sa Soul Devouring Order at nagsimulang mag-cultivate sa harap ng 10,000 Spirits Essence. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, kalahating taon na ang lumipas. Sa loob ng kalahating taon, nilinang niya sa ilalim ng pagpapakain ng 10,000 Spirits Essence araw-araw. Ang kutis ni Xingju ay naging mas kulay, ang kanyang katawan ay naging mas masigla, at ang kanyang aura ay naging ilang beses na mas malakas kaysa dati. Mas malakas pa siya kaysa sa pinakamalakas na eksperto ng Starfall Dynasty na si Xiaoding. Ito ay dahil hindi lamang nakalusot si Xingju sa Intermediate War God level, naabot din niya ang Advanced War God level. Siya ang naging pinakamalakas na eksperto sa kontinente ng Shira. Nagkataon, sa araw na nakapasok si Xingju sa antas ng Advanced War God, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa bulwagan. Gayunpaman, ang mukha ng taong ito ay hindi kaaya-aya sa sandaling ito kung tutuusin, masasabing sobrang pangit. Kamahalan, sa wakas ay payag ka na bang puntahan ako? Ikaw, may nangyari ba sa iyo? Sa pagtingin sa nag-aalala at naguguluhan na Emperor sa kanyang harapan, na nawala na sa kanyang katahimikan, mabilis na tumalon si Xingju mula sa kama at pumunta sa harapan ng Emperor upang magtanong. Sai. Gayunpaman, hindi kaagad sumagot ang emperador sa tanong ni Xingju. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang kanyang buntong hininga ay napuno ng kawalan ng kakayahan. Xingju, ang aura mo. Gayunpaman, pagkatapos magpakawalan ng isang buntong hininga, ang mga mata ng emperador ay hindi maiwasang lumiwanag. Ang kanyang orihinal na sabik na mukha ay agad na nagpakita ng isang hitsura ng lubos na kaligayahan. Ito ay dahil nabigla siya nang matuklasan na ang aura ni Xingju ay talagang mas malakas kaysa sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin nito. Naabot na ni Xingju ang kapareho niya. Kamahalan, naabot na talaga ni Xingju ang Advanced War God level. Sa sandaling ito, hindi itinago ni Xingju ang kanyang aura. Ngayong natuklasan na ito ng emperador, hindi na niya ito sinubukang itago. Brat, hindi mo talaga ako binaygo. Nakalusot ka mula sa beginner war god level hanggang sa advanced war god level sa kalahating taon. Kahit na sa tulong ng makajos na enerhiya araw-araw, ito pa rin ang hindi kayang gawin ng mga normal na tao. Sa ganitong paraan, mas mapagkakatiwalaan ko ang bagay na ito sa iyo. Nang makitang si Xingju ay aktwal na naabot ang antas ng isang mataas na antas ng war god, tinapik ng emperor ang balikat ni Xingju na may mukha na puno ng kasiyahan. Dapat malaman na si Xingju ay pumasok lamang sa Shiryu continent sa loob ng halos isang taon. Upang maabot ang advanced war god level mula sa beginner war god level sa isang taon, ito ay masasabing hindi pa nagagawa. Kung hindi pa nasanay ang emperor sa mabilis na paglaki ni Xingju, matatanggap niya ang katotohanan ito. Kung sino pa man ang nakarinig ng bilis ng cultivation ni Xingju, nagliwanag na sana ang kanilang mga mata at sasambahin nila si Xingju na parang isang diyos. Kamahalan, ano ang problema? Hindi kaya nagdeklara ng digmaan ang Faceless Dynasty at Fengli Dynasty sa ating Starfall Dynasty? Bagamat tuwang-tuwa si Xingju na makita ang Emperor, alam niya na ang Emperor ay dapat may apurahang pag-uusapan sa kanya. Ngayon, ang unang pumasok sa isip ni Xingju ay ang usapin ng dalawang dinastiya. Kalahating taon na ang lumipas mula noon, at ang Faceless Dynasty at ang Fengli Dynasty ay nakapaghanda na. Mula sa pagtawag ng dalawang prinsipe sa isa't isa ay magkapatid, makikita na ang dalawang dinastiya ay hindi hiwalay sa isa't isa dahil sa nakaraang digmaan. Sa halip, napakalapit nila sa isa't isa. Kung gusto nilang magdeklare ng digmaan sa Starfall Dynasty, kailangan lang nilang maghanap ng random na dahilan para gawin ito. Marahil ay hindi nila kailangang maghanda ng marami, o marahil ay hindi nila kailangang maghanda. Xingju, kung ikukumpara sa digmaan sa pagitan ng tatlong dinastiya, ang bagay na ito ay nagpapadama sa akin ng mas mapanglo. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ang mukha ng emperor ay muling nagpakita ng kalungkutan at walang magawa siyang sinabi. Pagkatapos ng detalyadong talakayan, sa wakas ay nalaman ni Xingju ang nangyari sa nakalipas na kalahating taon. Sa nangyari, hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Xingju sa Dragon Vein, ang Faceless Dynasty ay nakipagsanib-puwersa sa Fengli Dynasty upang magpadala ng ultimatum sa Starfall Dynasty. Gusto nila ng paliwanag. Bukod dito, iminungkahi nila ang isang labis na kondisyon ng kompensasyon. Ang ganoong uri ng kondisyon ay para lang gawing alipin nila ang Starfall Dynasty. Sa makatuwid, natural na ayaw ng Starfall Dynasty. Sa makatuwid, tatlong buwan na ang nakalipas, ang tatlong dakilang dinastiya sa kontinente ng Shira ay nagsimula na ng digmaan.
Gayunpaman, handa na ang Starfall Dynasty. Kahit na ang Faceless Dynasty at ang Fengli Dynasty ay nagsanib puwersa, hindi pa rin nila nagawang sakupin ang isang pulgada ng teritoryo ng Starfall Dynasty. Ang digmaan sa pagitan ng tatlong dinastiya ay nasa isang pagkapatas at nahulog sa isang pagkapatas. Gayunpaman, sa araw na ito, biglang nakatanggap ng sulat ang emperador. Iyon ay, ang nag-iisang prinsesa ng Starfall Dynasty, ang perlas ng palad ng emperador, si Prinsesa Xinxin, ay talagang umalis sa palasyo. Nagdala lamang si Prinsesa Xinxin ng isang personal na kasambahay sa palasyo at umalis sa palasyo ng imperial. Walang balita o pahiwatig. Sa liham na kanyang iniwan, sinabi lamang niya sa emperador na siya ay nagpahinga at hindi na kailangang mag-alala. Sa kasalukuyan, ang tatlong dinastiya ng Shiryu Continent ay nasa gitna ng isang digmaan. Ang Shiryu Continent ay nasa apoy ng digmaan at ang lahat ng mga dinastiya ay nagkagulo. Ang mga eksperto mula sa lahat ng mga dinastiya ay pumunta na sa larangan ng digmaan. Sa kasalukuyan, ang tanging eksperto sa dinastiya na maaaring ipadala ay ang emperador. Gayunpaman, bilang pinuno ng isang bansa, maaari lamang siyang manatili sa palasyo ng imperial at hindi makalabas ng kahit kalahating hakbang, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon. Paanong hindi mag-aalala ang emperor nang biglang nawala si Prinsesa Xinxin sa oras na ito? Wala siyang choice kundi humingi ng tulong kay Xingju. Si Xingju ay may malalim na damdamin para kay Xinxin at itinuring siya bilang kanyang sariling nakababatang kapatid na babae. Nang malaman niya na nawala si Prinsesa Xinxin ng walang dahilan, natural na labis siyang nababalisa. Kaya, tinanggap niya ang gawain ng walang pag-aalinlangan at lumabas sa Dragon Vein, naghahanda na hanapin ang kinaroroonan ni Princess Xinxin. Kung tungkol sa katotohanan na ang Dragon Vein ang asensya ng lahat ng nabubuhay na bagay, ito ay tinatakan ni Xingju at itinago sa Soul Devouring Order. Natural, walang binanggit si Xingju tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Vein ay isang mahalagang kayamanan ng dinastiya. Hindi maganda para kay Xingju na kunin ito, kaya nagpa siya si Xingju na itago ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, lumabas si Xingju sa Dragon Vein ng may malinaw na pag-iisip. Kaya, alam niya na ang Dragon Vein ay itinayo sa ilalim ng imperial na palasyo. Hindi nakakagulat na tinawag itong Dragon Vein. Ito pala ay may kahulugan ng pagprotekta sa palasyo ng imperial. Pagkatapos maglakad palabas ng Dragon Vein, dumiretso si Xingju sa palasyo kung saan nakatira si Prinsesa Xinxin. Dahil walang iniwan si Prinsesa Xinxin ng anumang pahiwatig nang siya ay umalis, si Xingju ay makakahanap lamang ng mga pahiwatig sa kanyang tirahan. Hindi mo alam kung saan nagpunta si Prinsesa Xinxin. Sa sandaling ito, si Xingju ay nasa palasyo ni Prinsesa Xinxin. Tinawag niya ang lahat ng mga katulong at gwardya sa palasyo sa bulwagan at tinanong sila. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit walang magawa si Xingju ay ang mga taong ito ay walang alam. Ang ilan sa kanila ay hindi man lang alam na ang kanilang Panginoon, si Prinsesa Xinxin, ay nawala. Pwede ka nang umalis. Matapos magtanong ng ilang sandali, wala man lang impormasyon. Hindi maiwasan ni Xingju na makaramdam ng pananakit ng ulo. Si Princess Xinxin at Xingju ay nagkaroon ng malalim na relasyon. Kung may nangyari talaga sa kanya, si Xingju ay labis na nababalisa. Sa makatuwid, hindi siya papayag na may mangyari kay Prinsesa Xinxin. Gayunpaman, walang anumang palatandaan. Hindi niya alam kung saan siya magsisimulang maghanap na naging dahilan ng pagkadepress ni Xingju. Bakit nandito ka pa? Gayunpaman, sa sandaling ito, napansin ni Xingju na pagkatapos ng lahat ng mga kasambahay at gwardya ay umalis, isang batang dalaga lamang ang hindi umalis. Nakatayo ang katulong na ito sa isang sulok na bahagyang nakayuko. Gayunpaman, nakikita pa rin ni Xingju na ibinuka niya ang kanyang mga labi at mahigpit na nakahawak sa kanyang damit. Maging ang katawan niya ay bahagyang nanginginig. Baka naman alam mo kung nasaan ang prinsesa. Nang makita ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Xingju at mabilis siyang tinanong. Plop! Panginoon, hindi ko sinasadyang itago ito. Ang sabi lang ng kamahalin na prinsesa ay sa iyo lamang masasabi ang bagay na ito, kaya... Marahil dahil masyadong excited si Xingju, masyadong malakas ang boses niya. Sa sobrang takot ng dalaga, lumuhad siya sa lupa at nagsimulang humingi ng awa kay Xingju habang nanginginig. Bumangon ka, anong nangyari? Sabihin mo dali. Nang makita ito, nagmamadaling pumunta si Xingju para tulungan siyang tumayo. Pagkatapos, gumamit siya ng malumanay na tono para magtanong sa kanya. Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye. Ang sabi lang ng Her Majesty ang prinsesa na kung pupunta ka dito, ibibigay ko ang sulat na ito sa iyo. Maingat na inilabas ng katulong ang isang sulat mula sa kanyang dibdib at ibinigay ito kay Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 549, Sumisid sa Hangin. Matapos matanggap ang sulat, dali-dali itong binuksan ni Xingju at sinimulang basahin ang nilalaman. Nang basahin ni Xingju ang nilalaman, hindi niya maiwasang mabigla. Ang kaninang kalmadong mukha niya ay napalitan agad ng gulat. Brother Xingju, ilang buwan na kitang hindi nakikita at miss na kita. Gayunpaman, narinig ko mula sa aking ama na ikaw ay naglilinang sa pag-iisa, kaya hindi ko nais na abalahin ka. Ngunit kamakailan lamang, kahit ang aking ama ay tumanggi na sumama sa akin at hindi ako pinayagang gumala. Sa palasyo lamang ako maaaring manatili.
Ito ang nagparamdam sa akin ng labis na kalungkutan. Hindi ko kinaya ang pangungulila. Si Zinzin ay nakakadala lang sa palasyo. Paminsan-minsan, pumapasok ako sa kwarto ng aking ina at bigla akong namiss. Kaya, pumunta ako sa kanyang bintana at inalala ang aking pagkabata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita akong sulat sa ilalim ng higaan ng nanay ko, naiwan ito ng nanay ko noong nabubuhay pa siya. Naka-record ito ng isang hiling na hindi matutupad ng nanay ko. Naawa si Zinzin sa aking ina. Kaya, nagpa siya akong tulungan ng aking ina na matupad ang kanyang hiling at maglakbay sa Fengli Dynasty. Kung alam mong tumakas ako, huwag kang mag-alala. Babalik ako kaagad. Ito ang liham na iniwan ni Zinzin para kay Xingju. Nang makita niya ang mga salitang dinastiya ng Fengli, hindi naman natiling kalmado si Xingju. Ang tatlong dinastiya ay nasa digmaan at ang mga hangganan ay napuno ng apoy ng digmaan. Halos imposibleng makapasok sa Fengli Dynasty. Prinsesa Zinzin ay naglalakbay sa pansamantalang imperial na tirahan kasama ang isang katulong sa palasyo. Buti sana kung maarang sila ng mga sundalo ng Starfall Empire. Gayunpaman, kung sila ay nahuli ng mga sundalo ng Fengli Empire, ito ay hindi maiisip. Ang digmaan ay umabot sa isang pagkapatas. Kung si Prinsesa Zinzin ay nahuli ng kaaway at ginamit upang banta ang Emperor, hindi ito mabuti. Sa pag-iisip nito, hindi nang ahas si Xingju na mag-antala. Sumakay siya sa palasyo at umalis sa lungsod ng gabing iyon. Nagsimula siyang sumugod sa direksyon ng Fengli Dynasty. Sa isang digmaan sa pagitan ng mga dinastiya, ang pinakamasayang tao ay ang mga karaniwang tao sa teritoryo. Kaya, ang mga hangganan ng Starfall Dynasty ay napuno ng apoy ng digmaan. Magulo rin ang loob ng Starfall Dynasty. Ang mga karaniwang tao ay lumilipat upang maghanap ng kanlungan sa lahat ng dako. Gayunpaman, ginawa nitong maginhawa ang mga bagay para kay Xingju. Sa kontinente, may mga taong nag-migrate kung saan-saan. Bilang karagdagan, ang palasyo ni Princess Zinzin ay medyo espesyal. Sa makatuwid, pagkatapos magtanong habang nasa daan, nalaman ni Xingju ang direksyon ng palasyo ni Prinsesa Zinzin. Ang direksyong tinatahak niya ay ang Fengli Empire. Gayunpaman, ito ay isang lugar kung saan ang depensa ng Starfall Empire ay lubhang maluwag. Mayroong isang komplikadong hanay ng bundok doon, ngunit mayroong isang maliit na landas na patungo sa Fengli Empire. Dahil madali itong ipagtanggol at mahirap salakayin, mayroon lamang isang maliit na pangkat ng mga sundalo ng Chanji Battalion na nakatalaga doon. Buti na lang at may mga gwardiya pa rin na nakatalaga doon. Kung dadaan si Princess Zinzin dito, tiyak na pipigilan siya ng mga Imperial Guard. Sa makatuwid, si Xingju ay hindi huminto upang magpahinga at tumungo sa lugar na ito. Gayunpaman, nang dumating siya, si Xingju ay ganap na natulala. Ang kampo kung saan nakatalaga ang Secret Battalion ay naging abuna. Sa labas ng kampo, may mga bangkay kung saan-saan. Maliban sa mga sundalo ng Secret Battalion, marami ring bangkay ng mga sundalo ng Fengli Dynasty. Obvious naman kung anong nangyari dito. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang larangan ng digmaan na nakaranas ng isang malagim na labanan, si Xingju ay nabigla nang makitang ang lugar na ito ay dumanas ng abnormal na pag-atake. Ang tinatawag na abnormal na pag-atake ay ang Fengli Empire ay nagpadala ng malaking bilang ng mga tropa upang salakayin ang lugar na ito. Bukod dito, ito ay isang sorpresang pag-atake. Kung hindi, sa ganitong kalupaan, gaano man karami ang tropa ng Fengli Empire, hindi nila maaatake ang lugar na ito ng ganoon kadali. Nangangahulugan ito na mayroong isang lunal sa garrison. Dahil sa espesyal na lupain, ang hukbo ng dinastiyang Fengli ay nagawa lamang na pumatay sa kanilang paraan sa lugar na ito at lipulin ang mga tropang nakatalaga doon. Nang naisip niya kung paano naging mapayapa ang lugar na ito noon, ngunit pagkatapos na sumugod si Prinsesa Zinzin dito, mas nakaramdam ng pagkabalisa si Xingju. Nadaman niya na ito ay isang pagsasabwatan at ang kanilang layunin ay napakalinaw. Si Prinsesa Zinzin iyon. Maaring ang kasambahay ng palasyo na iyon. Kalokohan. Pagkatapos matuklasan kung ano ang nangyari dito, mabilis na nagpadala ng sulat si Xingju sa Emperor. Una, gusto niyang magtalaga ang Emperador ng mga tropa para bantayan ang lugar na ito para maiwasan ang Fengli Empire na samantalahin ang sitwasyon para umatake. Kahit na ang kahusayan ng pagpasok sa Starfall Empire mula rito ay napakababa, hindi matalino na huwag pansinin ito. Pangalawa, gusto niyang tanungin si Xingju tungkol sa Empress, na ina rin ni Zinzin. Sa sandaling ito, alam na ni Xingju na pagkaraang pumanaw ang Empress, ang kwarto ng Empress ay mahigpit na inayos. Imposibleng may naiwang sulat sa ilalim ng kama. Bukod dito, hindi pa nakapunta ang Empress sa Fengli Empire. Sa makatuwid, ang lahat ng ito ay malinaw na tumuturo sa isang problema. Ang sulat na iniwan ng Empress ay isang bitag. Isa itong bitag upang maakit si Prinsesa Zinzin sa yungib ng tigre. Ang taong gamabay sa bitag ay malamang na ang katulong ng palasyo na sumunod kay Prinsesa Zinzin. Matapos malaman ang lahat ng ito, labis na nabalisa si Xing. Hindi na niya hinintay na dumating ang mga sundalo ng Divine Secret Battalion. Nagpalit siya ng isang sundalo mula sa Fengli Empire at nag-iisa sa teritoryo ng Fengli Empire. Sa kabilang bahagi ng Bulubundukin, mayroon ding malaking grupo ng mga sundalo mula sa Fengli Empire.
Gayunpaman, sa pagbabalat kayo ng mga sundalo ng Fengli Empire at sa pambihirang kakayahan ni Xingju, matagumpay siyang nakatakas sa kanilang mga mata at tainga. Bukod dito, nakahanap siya ng ilang mga pahiwatig tungkol kay Prinsesa Xinxin. Sa sandaling ito, nahuli na nila si Prinsesa Xinxin at direktang dinala sa punong tanggapan ng Fengli Empire ng malaking bilang ng mga eksperto. Sa kabutihang palad, ang Fengli Empire ay nagtalaga ng malaking bilang ng mga sundalo upang masira ang defensive line ng Starfall Empire at matagumpay na makuha si Princess Xinxin. Marami sa kanila ay ipinadala pa mula sa imperial na lungsod. Sa makatuwid, pagkatapos ng tagumpay, ang mga sundalo ay nagsimula ring bumalik sa imperial na lungsod. Nagkataon lang na nakalusot si Xingju sa dragon carriage patungo sa imperial na lungsod ng Fengli Empire. "Hoy, brother, saan koponan ka galing? Bakit hindi kita nakita kanina? Ako ay mula sa ikatlong koponan. Siyempre hindi mo pa ako nakikita. Oh, haha, galing ako sa second team. Hindi ko talaga akalain na ganito pala katatag ang mga sundalo ng Starfall Empire. Talagang napakaraming kapatid ang nawala sa amin sa harap ng napakalaking pagkakaiba sa lakas ng militar. Siyempre, hindi mo sila dapat maliitin. Ang kasalukuyang Starfall Empire ay hindi nakatulad ng dati. Ang katotohanan kaya nilang labanan ng lakas ng militar ng dalawa sa ating imperyo ay nagpapakita na hindi sila simple. Kung hindi, ang kanyang kamahalin ay hindi makakaisip ng ganoong plano para hulihin ang kanilang prinsesa at gamitin siya para banta ang kanilang emperador. Hey, speaking of which, malambing talaga ang prinsesa na yan. Nangangati ang puso ko sa pagtingin pa lang sa kanya. Dahil sa apurahang paglipat at kaguluhan ng mga sundalo pagkatapos ng mahusay na labanan, ang maraming karwahe ng dragon ay napuno ng mga tao mula sa iba't ibang koponan ng mga gwardiya ng imperial na lungsod. Sa makatuwid, hindi magkakilala ang lahat at natural, walang nagbigay pansin kay Xingju. Kahit na ang bilis ng mga dragon carriage ay hindi kasing bilis ng pansamantalang imperial na tirahan, mabilis silang nakarating sa imperial na lungsod ng Fengli Empire. Matagumpay ding nakapasok si Xingju sa imperial na lungsod ng Fengli Empire. Pagkababa ng karwahe, si Xingju ay hindi sumama sa koponan. Ito ay dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan. Kung makikipag-blend siya sa team, tiyak na malalantad ang kanyang identity. Sa kabutihang palad, siya ay napakahusay. Sa tulong ng kanyang matalas na Divine Beast at ang kanyang mabilis na pag-iisip, malaya siyang makakagala sa imperial na lungsod at nagsimulang hanapin ang kinaroroonan ni Prinsesa Xinxin. Habang naggalugad siya sa daan, nagulat si Xingju nang matuklasan na ang estilo ng arkitektura at maging ang layout ng imperial na lungsod ng Fengli Empire ay lubos na katulad ng imperial na lungsod ng Starfall Empire. Tila sila ay dinisenyo ng parehong tao. Gayunpaman, ang nagparamdam kay Xingju na walang magawa ay ang imperial na lungsod ay masyadong malaki. Bukod dito, sa espesyal na pagkakakilanlan ni Prinsesa Xinxin, nakatitiyak si Xingju na hindi siya makulong sa kulungan ng imperial. Sa makatuwid, napakahirap na makahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Prinsesa Xinxin. Pagkaraan ng ilang araw, hindi lamang si Xingju ay walang nahanap, ngunit siya rin ay gutom na ang kanyang dibdib ay damaykit sa kanyang tiyan. Dahil hindi natiis ang protesta ng kanyang tiyan, walang pagpipilian si Xingju kundi pumunta sa Imperial Kitchen ng Imperial City. Ito ang lugar kung saan ginawa ang emperador at ang mahahalagang opisyal ng imperial na lungsod. Bukod dito, maluwag ang seguridad, kaya napakadali para kay Xingju na makisama. Habang papaalis ang mga katulong ng palasyo, mabilis na pumasok si Xingju sa isang silid. Sa isang kislap ng kanyang hintuturo, isang mesa ng mga delicacy ang naka-imbak sa Soul Devouring Order. Pagkatapos, nagtago siya sa isang liblib na sulok at sinimulang ilabas ang mga masasarap na pagkain at sinimulang lunukan ang sarili. "Sai, ito talaga. Kung hindi ako nagugutom, hindi ko alam ang bango ng kanin. Kung hindi ako nauuhaw, hindi ko alam ang tamis ng tubig. Masyadong mabango ito, amo." Nagtago si Xingju sa sulok at kumain ng may malaking subo. Para siyang gutom na aswang na muling nagkatawang tao. Ang dati niyang ugali at matikas na anyo ay natapon sa isang tabi habang inaamoy niya ang pagkain. Bang! Gayunpaman, habang kumakain si Xingju sa laman ng kanyang puso, ang saradong pinto ay biglang sinipa ng isang tao. Pagkatapos, dalawang figure ang pumasok. Pareho silang mga high-level na battle saints. Kalokohan, napakasarap ng buhay. Bakit kailangang may gyera? Kung may gyera, kung gayon, sige. Naglipat talaga siya ng mga tao mula sa Imperial Kitchen. Anong klaseng lugar ang Imperial Kitchen? Ito ay isang lugar kung saan ginagawa ang pagluluto. Walang sapat na lakas ng tao noong una. Ang ilan sa mga maliksi ay inilipat palayo. Sabi niya ililipat niya ang mga tao, pero tingnan mo kung anong klaseng tao ang nilipat niya dito. Kung inilipat niya ang mga tao mula sa imperial na lungsod, wala akong sasabihin. Ngunit talagang inilipat niya ang isang grupo ng mga bumpkin ng bansa mula sa mga karaniwang tao. Sa kalidad nila, maiintindihan pa kaya nila ako kapag tinuturuan ko silang magluto. Matututo kaya sila. Ma-master ba nila ang superb culinary skills ko? Hindi ba scam ito? Ito ay isang scam lamang. Paano siya makikipaglaro sa mga taong ganito? Isang matabang baboy na malaki ang tenga, malaki ang ulo, at makapal na leeg ang nagsimulang sumigaw pagpasok niya. Sa itsura niya, dapat chef na siya.
Gayunpaman, sa pagtingin sa payat na lalaki sa likod niya, na napakagalang sa kanya, ang matabang baboy na ito ay dapat na isang kitiwala ng imperial na kusina. Chich! Steward, hinaan mo yung boses mo. Sa Imperial City, may mga taong mas makapangyarihan kaysa sa atin. May mga taong hindi natin kayang masaktan, at may mga taong hindi natin pananggahasang saktan. Mas mabuting tiisin ito. Kung ating pagtitisan, ito, magiging mapayapa ang lahat. Kung uurong tayo, magiging maayos ang lahat. Magtiis ka, kung marinig nila tayo, malalagay tayo sa matinding problema. At saka, sa tingin ko may kaunting mabubuting tao sa mga pinatawag ko. Baka magandang panla. Sinubukan siyang kumbansihin ng payat sa likod ng matabang baboy na puno ng gulat ang mukha, na parabang natatakot na marinig ang sigaw ng matabang baboy. Sai, lagi na lang akong binubuli. Bumalik sa aking kontinente, ako ang sikat na Diyos ng Kokeri. Itinuring ng mga tao sa kontinente na isang karangalan ang makakain ng aking mga ulam. Alam mo ba, hindi ako magluluto para sa mga walang sapat na reputasyon. Hindi ako magluluto para sa mga walang sapat na lakas. Hindi ako magluluto para sa mga walang sapat na bayad. Pero dito, talagang nagtatrabaho ako bilang isang librerang chef para sa napakaraming tao. Pinayagan pa akong mag-alaga ng mga alagad. Pagkatapos, kailangan kong tiisin ang inis ng mga mata ko na iyon. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana ako pumunta dito. Naiinis ako. Bakas sa mukha ng matabang baboy ang hinain, at patuloy itong sumisigaw. Hindi alam ng payat na nasa likod niya kung paano siya kukumbinsihin. Lahat sila ay dalubhasa mula sa mortal na mundo, ngunit sila ay naging mababang buhay dito. Ang bawat tao ay nakadama ng labis na mali sa kanilang mga puso. Diyos ng digmaan at Azra, Kabanata 550, hindi na kailangang lumaban, kalimutan mo na, kalimutan mo na. Kulang nga tayo sa lakas ng tauhan. Pumili ka ng ilang disente sa daan-daang tao. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ay sumigaw siya, tila natahimik siya at sinabi sa payat na lalaki sa tabi niya. Sige. Matapos marinig ang sinabi ng matabang baboy, tuwang-tuwa ang lalaking payat. Tumalon siya at talagang kumari pa ng takbo palabas ng kwarto na parang maliksi na unggoy. Pagkaalis ng payat na lalaki, nakatulog talaga ang matabang baboy at naghihilik. Daan-daang tao. Mukhang ito ay isang pagkakataon. Matapos marinig ang pag-uusap ng dalawang lalaki, hindi mapigilan ni Xing Jun na matukso. Sa kasalukuyan, hindi niya mahanap ang kinaroroonan ni Prinsesa Zinzin at hindi niya maitago buong araw, kaya kailangan niya ng pagkakakilanlan. Sa ngayon, daan-daang mga karaniwang tao ang pumapasok sa lugar na ito. Dapat ay pinatawag sila kaagad dito at maaaring hindi magkakilala. Sa makatuwid, ito ay isang bihirang pagkakataon para kay Xingju. Ginawa ni Xingju ang sinabi niya. Tumalon siya at lumabas ng kwarto. Pagkatapos, nagpalit siya ng uniforme ng sundalo at naglabas ng ordinaryong tela na damit. Ito ay mukhang isang tela na damit, ngunit ito ay talagang isang mataas na uri ng kayamanan. Bukod dito, ang bilis ni Xingju ay napakabilis. Kahit na ang payat na lalaki ay kasing liksi ng isang unggoy, hindi nagtagal ay naabutan siya ni Xingju nang walang nakakapansin. Nang sundan ni Xingju ang lalaking payat at makarating sa isang patio, natuklasan niya na may daan-daang tao ang nakakalat sa maliit na patio na ito. Bagamat ang daan-daang taong ito ay mga karaniwang tao, ang kanilang lakas ay hindi mahina. Lahat sila ay may lakas ng isang battle saint, at ang ilan sa kanila ay mga high-level na battle saints. Sa sandaling ito, excited silang naghihintay at nakikipag-chat sa isa't isa. Para naman kay Xingju, sumilip siya sa karamihan at pinigilan ang kanyang aura sa antas ng isang battle saint upang maiwasang magdulot ng hindi kinakailangang mga kaguluhan. Hoy, kapatid, napakabata mo, ngunit naabot mo na ang antas ng battle saint. Ang iyong talento ay hindi simple. Sa sandaling si Xingju ay nakipaghalo sa karamihan, isang matipunong lalaki na may lakas ng isang battle saint ang lumapit at tinapik ang balikat ni Xingju na may mukha na puno ng paghanga. Hehe, napangiti si Xingju sa papuri ng lalaki at hindi siya pinansin. Sa halip, sumiksik siya sa mga tao mula sa likuran. Alam niyang malapit nang dumating ang lalaking payat para pumili ng mga tao, at sa dami ng tao rito, walang kulang sa mga makapangyarihang tao. Ang mga nakatayo lang sa harapan ang madaling mapipili. Kung hindi, ito ay madaling ma-overlook. Tamang-tama, hindi nagtagal matapos makisalamuha si Xingju sa karamihan, ang payat na lalaki ay pumasok sa looban at nagsimulang pumili ng mga tao mula sa karamihan. Hindi siya pumili ng maraming tao, 20 lang sa daan-daan. Gayunpaman, ang 20 taong ito ay pawang mga natatanging individual. Kabilang sa kanila, ang ilan ay mga mataas na antas ng battle saints. Bagamat ang iba pang 10 ay nasa kalagitnaan lamang ng mga battle saints, sila ay talagang bata pa. Sa 20 taong ito, si Xingju ay natural na isa sa kanila. Hoy, bakit 20 tao lang ang pinipili nila? Talaga, hindi madaling makakuha ng pagkakataong makapasok sa Imperial City, pero namiss ko ito ng ganoon lang. Matapos ang pagpili, ang mga karaniwang tao na hindi napili ay nag-iwan ng lahat ng uri ng sama ng loob. Para sa kanila, ang makapasok sa Imperial City ay isang napakaluwalhating bagay. Malamang, gumastos sila ng malaking pera para makalusot sa crowd para lang makakuha ng pwesto sa seleksyon, kaya hindi nakapagtataka na sobrang depressed sila nang hindi sila napili.
Tingnan mo, napakalaking bagay na manatili sa Imperial City, napakapalad na maging miyembro ng Imperial Kitchen. Dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito, dahil simula ngayon, miyembro ka na ng Imperial Kitchen ko. Sige, gabi na, magpahinga ka ng maaga. Bukas, kailangan mo pang tumanggap ng personal lessons mula sa head steward. Hahayaan niyang masaksihan mong lahat ang kakisigan ng world's number one chef. Matapos hilingin kay Xingju at sa iba pa na magpalit ng kaparehong uniforme, inilipat ng lalaking payat si Xingju at ang iba pa sa isang tiwangwang na pavilion. Pagkatapos magbigay sa kanila ng ilang simpleng tagubilin, nagpasyang siya, iniwan si Xingju at ang iba pa. Sa pagsasalita tungkol sa pavilion na ito, ito ay talagang hindi simple. Sa totoo lang, hindi masamang makahanap ng gayong pavilion sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang makahanap ng gayong pavilion sa Imperial City, masasabing isang himala. Hindi ito gawa sa ginto, at hindi rin gawa sa jade. Sa halip, ito ay itinayo gamit ang mga pulang brick. Bagamat mukhang simple sa labas, ang loob ay talagang pambihira. Paano ito naging pavilion? Wala man lang building. Pagdating sa loob, isa itong maliit na bakanting bahay. May mga simpleng kahoy na kama sa bahay, at talagang mga bunk bed ang mga ito. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, mayroon talagang isang medyo maluwang na kama sa sulok ng pavilion. May nakalagay pang fruit platter sa yulunan ng kama. Ito ay malinaw na ito ay isang espesyal na posisyon. Gayunpaman, kahit anong tingin nito, sapat lang ang mga kama para sa 19 na tao. Sa madaling salita, sa 20 tao, may isa na walang kama na matutulugan. Sa sandaling ito, nagningning ang mga mata ng lahat. Ang mga napili ay hindi mahina, at ang kanilang katalinuhan ay hindi mababa, sa isang sulyap, malinaw nilang naunawaan ang sitwasyong nasa harapan nila, at isa-isa, nagsimula silang desperadong lumipad patungo sa pinakamalapit na kama, umaasang magkusa. Gayunpaman, sa gitna ng karamihan, mayroong isang kakaiba. Malinaw na may mas mababang kama sa tabi niya, ngunit hindi lang niya ito pinansin, tumakbo pa talaga siya patungo sa kama sa pinakamalalim na bahagi ng pavilion. Halata namang mata ko ang taong ito. Kung titingnan mabuti, ito ay isang medyo gwapong lalaki na may kapantay na kutis. Sa paghusga sa kanyang hitsura, siya ay tila nasa unang bahagi ng 30s, ngunit ang kanyang lakas ay nasa antas ng isang battle saint. Isa pa, napakabilis ng kanyang bilis. Mula rito, makikita na mayroon talagang kakaiba sa kanya. Ang lalaking ito ay gumawa ng malalaking hakbang na nagdulot ng mga bugzo ng hangin. Matatawag na graceful ang kanyang posture. Habang tumatakbo siya ng buong lakas, ang mga sulok ng kanyang bibig ay puno ng isang matangkad na ngiti na parang determinado siyang manalo. Higit pa rito, malinaw niyang pinalabas ang aura ng isang mataas na antas na battle saint na parabang sinasadya niyang ipakita ang kanyang kakisigan. Ang aksyon niyang ito ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng karamihan. Pa, brother, ang payat mo naman. Dapat ibigay mo sa akin tong higaan. Gayunpaman, habang naglalakad ang lalaki sa kama at uupo na, isang malaking kamay na parang paa ng oso ang biglang lumitaw sa kanyang balikat, mahigpit na ikinulong ang kanyang mga galaw. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking may taas na 2 metro, maitimang balat na may makakapal na kilay at malalaking mata. Nababalot ng balbas ang mukha, at nakakalokong nakangiti sa gwapong lalaki na may malaking bibig na naglalabas ng mabahong hininga. Bukod dito, ang matipunong lalaking ito ay nasa antas din ng isang mataas na antas ng battle saint. Tanga, may first come, first serve rule para sa lahat. Akin ang kama na ito. Nang makitang may nangahas talagang pigilan siya, 2 malamig na sinag ang bumungad sa mga mata ng gwapong lalaki. Kaway ng kanyang kanang braso, ang palad na nagdulot ng malamig na hangin ay mabangis na tumama sa dibdib ng matipunong lalaki. Talagang gumawa siya ng isang hakbang. Emph, samobra ka sa sarili mo. Gayunpaman, sa pagharap sa atake ng gwapong lalaki, hindi man lang natakot ang matipunong lalaki. Ganon din ang paghampas niya gamit ang kanyang palad, at talagang nakasalubong niya ang palad ng gwapong lalaki. Bang! Nagbanggaan ang malaking palad at maliit na palad. Tila nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa kapangyarihan, ngunit isang hindi inaasahang pagyanig ang sumabog mula sa banggaan. Biglang kumalat ang isang energy ripple, at napaatras pa silang 2 ng ilang hakbang bago nila mapatatag ang kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, ang 2 sa kanila ay nagsiwalat ng isang nagbabantang kislap sa kanilang mga mata, at ang kanilang mga katawan ay naglabas ng nakakatakot na nakamamatay na aura. Maging ang mga nakapaligid na nanonood ay masunurin na umupo sa kinauupuan nilang higaan, hindi nang ahas na humakbang para pigilan sila. Ito ay dahil naramdaman nilang lahat na ang 2 taong ito ay hindi dapat gawing trifle. Ta. Gayunpaman, nang malapit ng mag-away ang 2, sunod-sunod na magaan na yabag ang tuloy-tuloy na umalangaw-ngaw, na bumasag sa pagkapatas. Pagtingin nila, nakita nila ang isang payat na binata na mukhang nasa early 20s. Sa sandaling ito, ang binatang ito ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang 2 nang hindi nagmamadali. Sa huli, sa hindi makapaniwalang mga tingin ng mga nanonood, naupo siya sa kamang pinag-aawayan nilang 2. Kumuha siya ng mansanas mula sa pinggan ng prutas sa yulunan ng kama, at pagkatapos kumain ng malutong na kagat, bahagyang itinas niya ang kanyang ulo at sinabi sa kanilang 2. Hindi na kailangang makipag-away, akin na itong kama.
Ang walang pakialam na boses ng binata ay parang biglang pumalakpak ng kulog na sumasabog sa pandinig ng mga nanonood. Sa sandaling ito, ang ilang mga nakamasid ay nagsimula na ring kuskusin ang kanilang mga mata, dahil hindi sila makapaniwala na ang mga naunang salita ay binigkas nga ng binatang ito. Dapat malaman ng isang tao na mayroon lamang siyang aura ng isang intermediate battle saint. Ang isang intermediate battle saint ay talagang nang-ahas na pukawin ng dalawang galit na advanced battle saints. Sa mata ng mga nanonood, isa lamang itong aksyon na walang pakialam sa buhay ng isang tao. Nako, meron talagang hindi takot sa kamatayan. Anak, anong sinabi mo? Pwede mo bang sabihin ulit yan? Nang makitang inukupan ni Xingju ang kanyang kama, agad na pinandilatan siya ng matangkad at matipunong lalaki. Nagtaas siya ng manggas at naglakad patungo kay Xingju. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang advanced na Battle Saint Aura at inatake si Xingju na kamakaway, na parang gusto niyang gamitin ang pressure para takutin si Xingju. Gayunpaman, ang aura na sa tingin niya ay malakas ay hindi nakaapekto kay Xingju kahit kaunti. Sa halip, hindi ito pinansin ni Xingju na parabang siya ay hangin. Hindi lang nito ikinagulat ang matipunong lalaki, pati na rin ang mukha ng gwapong lalaki ay puno ng pagtataka. Ito ay dahil kitang-kita niya ang aura na ibinubuga ng matipunong lalaki. Kung hindi siya umasa sa kanyang malupit na aura para lumaban, kahit siya ay naapektuhan. Gayunpaman, ang Xingju sa kanyang harapan ay ganap na hindi naapektuhan, na nagparamdam sa kanya ng labis na kakaiba. Alin sa mga tainga mo ang hindi mo narinig? Sabihin mo sa akin. Sa sandaling ito, ibinaba ni Xingju ang mansana sa kanyang kamay at dahan-dahang tumayo. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa matipunong lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Ang mga aksyon ni Xingju ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa loft. Dahil sa layo, hindi alam ng maraming tao na ginamit ng matipunong lalaki ang kanyang aura para sugpuin si Xingju, ngunit hindi nasaktan si Xingju. Sa makatuwid, sa sandaling ito, inisip nilang lahat na ayaw ng mabuhay pa ni Xingju. Bawat isa sa kanila ay may ugali na manood ng magandang palabas. Pinanood nila ang lahat ng nangyayari sa kanilang harapan, gustong makita kung gaano kahabag-habag si Xingju. Ikaw na tanga, hindi ko narinig ng tenga ko. Bagamat naramdaman niyang may mali, ang lakas ng isang advanced na battle saint ay nagbigay pa rin sa matatag na lalaki na puno ng kumpiyansa. Sinigawan niya si Xingju sa taas ng kanyang mga baga. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamao na kasing laki ng sandbag at binasag ito kay Xingju. Sa sandaling ito, inisip ng lahat na siguradong patay na si Xingju. Si Xingju lang ang nakatayo. Sa kabaligtaran, ang sulok ng kanyang bibig ay tumaas sa isang mapanuksong ngiti.